mga pabrika na pinagmamay-ari ng mga foreigners sa Vietnam, sinunog ng mga anti-China protesters. Ang pinaka-latest na away sa pagitan ng China at Vietnam dahil sa paglagay ng China ng isang oil rig sa pinag-aawayan na Paracel Islands ay nagresulta sa isa sa pinakamalaking protesta sa Vietnam. Ang mga protesters ay sinunog ang mahigit 15 pabrika na pinagmamay-ari ng mga foreigners, kabilang na rito ang isang textile factory na pinagmamay-ari ng isang kilalang entrepreneur sa Hong Kong. Nagsimula ang protesta sa Binh Duong Province sa Vietnam noong Lunes. Martes ng umaga ay nag-ipon ng mga protesters na nakasakay sa mga motorsiklo sa isang industrial park at sinimula nilang sirain ang kahit anong property na may mga nakasulat na Chinese. Kumalat ang protesta sa apat na industrial park sa Vietnam at naapektuhan ng daan-daang mga kumpanya na galing sa Taiwan at Hong Kong. 15 pabrika ang sinunog at ilang mga workers mula sa Taiwan at China ang nasaktan. 600 tao ang naaresto ng military kahapon at isang officer ang namatay. Ayon kay Mr. Chen, isang Hong Kong businessman na may investment sa Vietnam, ang mga rioters ay hindi lang tinarget ang mga Chinese na kumpanya. Sinira din nila ang mga property na pinagmamay-ari ng mga taga-Taiwan at Hong Kong. Isa sa mga nasirang pabrika ay pinagmamay-ari ng kilalang Hong Kong entrepreneur na si Marjorie Yang, na kilala rin bilang Cotton Princess. Kabilang sa kanyang mga kliyente ay ang mga high street brands gaya ng Abercrombie & Fitch, Muji, Marks & Spencer at Ralph Lauren. Dalawa sa pinakamalaking Hong Kong invested na negosyo sa Vietnam, ang Tex Hong Textile Group at Fitech International Group ay nasunog at nanakawan sa Vietnam. Si Mr. Lee, isang factory owner na isa ring Chinese expat, ay sinabing tinanggal na niya ang lahat ng mga Chinese signs mula sa kanyang factory at siya ay nagsasalita ng Vietnamese para makaiwas sa gulo. Ayon sa Hong Kong Business Association sa Vietnam, hindi pa sila nakakatanggap ng mga request ng tulong mula sa mga Hong Kong companies na nasa bansa. Nag-raise na ng yellow alert ang Hong Kong Security Bureau para sa mga balak mag-travel papuntang Vietnam. May mga factory na pinagmamay-ari ng mga Japanese at South Korean companies na na-attack din ng mga protesters, pero ang mga Taiwanese-owned na factory ang nakatanggap ng pinakamalaking pinsala sa lahat.